Tulak-tulak ni Dina ang sinasakyang wheelchair ni Kayla nang lumabas sila ng elevator. Nais sana niyang maglakad, ngunit masakit pa talaga. Bakit naman kasi sobrang laki ng ano nito? Tuloy, kinakailangan niya pang magpa-wheelchair. Hindi naman niya ito masisisi dahil alam niyang sabikir nito sa ganoon dahil ngayon lang rin ito nakaranas ng loto ng Diyos. Girl, believe na ako sa Jumbo hotdog niyang BFF mo ah. Nilumpo ka talaga ng very much eh. Natawa na lang siya sa sinasabi ni Dina habang tulak-tulak nito ang wheelchair niya sa lobby ng hospital. Natigil lang ang pagtawa nilang dalawa nang mapatingin sila sa waiting area ng lobby. Naroon nakaupo ang isang lalaking nakasuot lamang ng plain white t-shirt. Natatakpan ang buong mukha nito dahil sa suot nitong dark black shades at black face mask. Nakasuot rin ito ng black cap upang itago ang itsura nito. Ngunit kahit itago pa nito ang itsura nito, ay 100% pa rin niyang nakikilala kung sino ito. Ang kulit ng jowa mo, girl. Sinundo ka talaga. Pinagtitinginan tuloy tayo ng mga nurse. Akala naman niya, hindi siya makikilala ng mga yan. Kuminto ni Dina habang papalapit sila sa kinaroroonan ni Clyde. Tumayo naman agad dito nang makita rin sila. Bibi! Sambit nito nang makalapit ito sa kanila. Hinawakan agad ni Clyde ang kamay niya at bahagya itong yumuko. Kahit hindi niya nakikita ang mga mata nito, ay alam niyang nakatingin ito na may kasamang ahawa sa kanya. Dahil alam niyang nag-aalala talaga ito base na rin sa tono ng boses ni Clyde. May mga nurses naman naroon na napapatingin kay Clyde. Nagtataka kasi ang mga ito dahil tinatago ng binata ang buong mukha nito. Napupukaw nito ang kuryosidad ng mga taong naroon. Iniisip ng mga ito na isang celebrity si Clyde na ayaw magpakilala. Tamang hinala ang mga ito dahil totoo namang artista ito. Anong ginagawa mo dito, baby? Baka may makakilala sa'yo. Baby, sorry. Hindi ka pa rin ba makalakad? Sobrang sakit pa rin ba? Tanong nito sa kanya at binaliwala nito ang pag-aalala niyang may makakilala rito ngayon. Hinaplos pa ni Clyde ang ulo niya habang tinatanong nito ang mga iyon. Napapairap naman sa iri ang kaibigan niya dahil tila naiinggit ito sa pagiging malambing ni Clyde sa kanya. Palibhasa, wala itong love life na katulad ng sa kanya. Pero masaya naman ito dahil nararamdaman itong mahal talaga siya ni Clyde. Ayos na ako, hindi lang ako makalakad ng maayos, pero baka bukas okay na ako. Huwag ka nang mag-alala. Sabi niya upang huwag nang mag-alala si Clyde sa kanya. Bakit ka ba nandito? Baka may makakita sa iyo at pagkaguluhan ka pa nila dito. Sinabi ko na nga sa iyo na doon ka na lang sa kotse mo eh. Sabat ni Dina dahil hindi na ito natiis sitahin ang pagiging pasaway ni Clyde. Let's go baby, bago pa may makakilala sa akin. Sabi naman ni Clyde. Dinidma lang nito ang pagsita ni Dina. Asot po sa talaga ang mga ito mula pa noon. Ayaw kasi ni Clyde kay Dina dahil alam nitong binubuyo siya ni Dina sa kuya aksil nito noon pa man. Sige baby, napapatingin na nga sila sa iyo eh. Napansin niya kasing kanina pa sila tinitingnan ng mga nurses at mga tao na dumadaan sa labi. Let me do it. Lumapit si Clyde sa likod niya upang ito na ang magtulak ng wheelchair niya. Napapairap naman si Dina dahil medyo suplado pa rin si Clyde sa pakikitungo nito sa kaibigan niya. Umikot naman si Dina sa harap niya at bahagya pa itong yumuko upang kausapin siya. Kayla, uwi na ako ah. Total na rito na ang Prince Charming mo. Tandaan mo,
ang mga binili ng doktor sa iyo, ha? No fly for 1 month. 1 month? Kunot-noo agad na tanong ni Clyde. Pinalo naman niya ng pabiro ang braso ni Dina. Sinadya lang nitong asarin si Clyde, kaya natawa tuloy siya. Loko ka, Dina. 1 week lang ang sinabi ni Doc. Natatawang sabi niya habang pinamumulan siya ng mga pisngi. Fine, no-play muna kayo for 1 week dahil kailangan para gumaling muna niyan. Anyway, kung makakalakad ka na bukas, itutuloy na natin ang plano ko, okay? Bye, Kayla. Love you, girl. Huwag kang marupok, okay? Need mong magpagaling niyan. Dina. Pasimple niyang sininyasan si Dina na huwag itong maingay dahil baka naririnig ito ng ibang tao. Nahihiya tuloy siya. Fine, fine. Basta pag sinabi ni Doc na bawal, bawal la. Sabi pa ulit ni Dina na para bang si Clyde ang pinaparinggan nito. Oo na, friend. Sige na, umuwi ka na, Dennis. Maraming salamat talaga, girl, ha. Bawi ako sa iyo kapag ikaw naman nang... Ang mabibiyak? Gosh, nako po, huwag na, no? Namula tuloy ng tuluyan ng kanyang buong mukha. Mangangailangan, hindi mabibiyak. Ikaw talaga, oh. Pasimple niya itong kinurot, kaya tumawa lang ito bago ito humalik sa pisngi niya. Bye, girl. Love ya. Paalam ni Dina sa kanya. Love you too, Dennis. Salamat talaga. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Na-appreciate niya kasi ang pag-alaga nito sa kanya maghapon. Bye, Mendez. Ingatan mo tong friendship ko. At pwede ba, huwag mong lumpuhin sa susunod. Okay, I'll try. Thanks for today, Dina. Pasasalamat ni Clyde sa kaibigan niya bago na unang lumabas ng ospital si Dina. Itinulak naman ni Clyde ang wheelchair niya hanggang sa parking lot. Kinarga siya ni Clyde na parang bagong kasal sila upang maisakay siya nito sa loob ng kotse nito. Inilagay nito sa likod ng kotse nito ang wheelchair pagkatapos nitong itupi iyon. Baby, sorry talaga. Pagpasok pa lang ni Clyde sa kotse nito ay agad nitong hinawakan ng kamay niya. Tinanggal agad nito ang face mask at shades nito, pati na rin ang suot nitong sombrero. It's okay, Clyde. Ganoon naman siguro talaga kapag first time. Nahihiyang sabi na lang niya para huwag nang sisihin ni Clyde ang sarili nito. No, it's my fault. Hindi ko dinahandahan, baby. Nasaktan tuloy kita ng husto. Hinaplos ni Clyde ang kanyang pisngi habang nakatingin ito sa kanya. Napansin niya ang pagod nitong mga mata habang tinititigan siya. Kanina ka pa ba dito, Clyde? Kumain ka na ba? Parang pagod na pagod ka po. Malambing naman natanong niya dito at ito naman ang hinaplos niya sa pisngi nito. Ngumiti ito ng matamis kahit alam niyang pagod na pagod nga ito. Bakas kasi sa mga mata nitong pagod ito. Nag-aalala lang ako ng sobra sa'yo, baby. Hinimatay ka kasi kanina dahil sa akin. Shh, hindi mo yun kasalanan, Clyde. Ginusto ko yun, baby. Huwag ka na mag-alala, okay? Huminga ito ng malalim bago nito hinalikan ng kamay niyang nasa pisngi nito. Tinitigan siya nito ng kakaiba bago ito nagsalita. I love you so much, Kayla. Napalunok siya dahil hindi niya inaasahan ang sinabi nitong iyon. Parang tumalo ng kanyang puso sa tuwing sinasabi nitong mahal siya nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na mahal rin siya ng lalaking mahal na mahal niya. I love you more, Clyde. Niyakap siya ng mahigpit ni Clyde at agad naman niyang ginantihan ito ng mas mahigpit pang yakap. Promise, sa susunod, baby, hindi na kita papaguri ng sobra. Bulong nito habang magkayakap sila. Hindi niya maiwasan makiliti dahil sa sinabi nito. May susunod pa ba? Kailan naman kaya?
Nakakasabik naman kahit na mamagapa ang pagkababae niya. Sige baby, pero 1 week pa daw bago ulit pwedeng makipagjugjugan baby. 1 week ba talaga baby? Kinurot niya ng pabiro ang tagiliran nito. Mabilis lang yun Clyde, nakapaghintay ka nga ng ilang years eh. Natutulog na tayo ng magkatabi kahit walang ganoon. Napabuntong hininga ito. Yeah, right baby, gusto ko rin gumaling ka muna bago natin ulit gawin yun baby ko. Pero sa iisang kondo na lang tayo titira mo lang ngayon na. Inayos ko na yung kondo ko. Nilagay ko na doon ang mga gamit natin. Napabitaw siya sa pagyakap kay Clyde at napangangatuloy siya sa sinabi nito. Ha? Doon na ako titira sa kondo mo? Paano ang kondo ko? Yes baby, doon ka na sa kondo ko. Magsasama na tayo. Ayaw mo ba ako makasama baby? Napalo na siya. Siyempre gusto niya. Pero parang mali kasi. Bakit parang nadismaya siya? Parang mas gusto niyang inalok muna siya nito ng kasal bago sila magsama sa iisang bubong. Ang lagay kasi ay para bang mag-live-in na sila. Ngunit naisip rin niyang marahil ay moderno na ang relasyon sa panahon ngayon. Ayaw naman niyang mag-demand kay Clyde ng ganoon dahil alam niyang malabo yung mangyari dahil may kontrata pa ito sa CBGGRJ at bawal pa itong magkaroon ng asawa habang under pa ito ng kontratang iyon. Siyempre gusto ko Clyde. I know, kaya pinaayos ko na yung kondo natin. Masayang sabi nito bago siya muling niyakap ng mahigpit. Gusto niyang makasama ito ngunit parang nalungkot siya ng kaunti. Umaasa kasi siyang aalokin muna siya nito ng kasal bago siya ibahay. Ngunit pilit niyang inuunawan na magkaiba ang sitwasyon nila sa sitwasyon ng mga normal na magkasintahan. Her boyfriend is a celebrity. Hindi lang basta artista, kundi isang sikat na artista pa. Kaya naman lubos niyang inuunawa na iba ang sitwasyon nilang dalawa. Let's go home baby. Nagsimula na itong magmaniho, kaya naman nagtaka siya dahil ibang daan ang dinadaanan nila. Baby, saan tayo pupunta? May pupuntahan pa ba tayo, baby? Tanong niya habang magkahawak ang kamay nilang dalawa. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa manibila at ang isang kamay naman nito ay nakahawak sa kamay niya. Home, baby. Uuwi na tayo sa kondo natin. Ha? Ibang daan ito, baby. Yeah, this is the right way to our new home. Napanganga na lang siya sa sinabi nito. Ano daw? May bagong tahanan daw sila? Tama ba ang rinig niya?